Okay, and we're live. Good afternoon sa inyong lahat and welcome to Kapihang Marinero. Siyempre, kasama natin ang ating mga makikisig na mga veteranong seafarers na sila Chief Engineer Antonino Gascon. Hi, Chief! Chief, nakamute na po kayo. Chief! Yeah, salamat, Arian. Magandang hapon sa ating mga kumpare, mga kaibigan, at lalo na sa mga masugid na tagapakinig, tagapanood natin, na ang usapan na naman ay sabi nga ni Captain Bart, walang katapusang age limit na kwentuhan ito. Kaya siguro sa pamamagitan ng kwentuhan natin ngayon ay sumali kayo para medyo mapaghandaan yung age limit na topic. Salamat. Salamat sa lahat. Kasama din po natin si Captain Edgardo Flores. Hi, Cap. Hi. Good afternoon. Good gray afternoon to everybody. Sir Tony, Arian, Nelson, at saka kay partner Bart. So, itong ano na to, siguro talagang walang katapusang ano to, walang katapusang tanungan at sagutan, pero maganda ito dahil magiging educational para sa ating lahat. At sana ang magiging opinion namin dito at ang inyong opinion ay galangin natin na pare-pareho. Maraming salamat. Gusto ko yung sinabi niyo yung Cap, galangin natin pare-pareho mga opinion, 'di ba? At kasama rin po natin si Captain Bert Sabay. Hi, Cap. Hi, magandang araw mga kapihang opisyonados at sa ating mga taga-subaybay na mga marinero. At ako naniniwala na sa abilidad, wala sa edad. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Yes, at si Engineer Nelson Ramirez. Hi! Naimbag nga malem kada kayo amin dito nga kakabsat ko ng Ilocano. Mayap abat manapon kay kayo ng king-king Pampanga. Sa akong kaisunan sa Sugbo, mayong hapon kaninyong tanan diya sa Sugbo. Mayong hapon sa mga kasimanwa ko nga manggaran sa Iloilo kag sa Bakulod. At mga kasangkayan halete, idoy, kung waray kasanhanting, haamon halete, idoy, diri gad iton isputing. Kung may hermano sa hermanas, anye na sa Buanga, buenas tardes, kunosteres, haak mga tayong manghudasug, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, la ilaha la illallah Muhammad Rasulullah. Wow. Mga sputing, good afternoon sa inyong lahat. Ngayon, sabi nga nila, sabi age old issue na ang tinatawag nating age limit. Ano po ba yung masasabi natin dito? Simulan din ba natin by age, Chief? Okay. By age, no? Mas matanda pala ako kay paring Nelson, no? Anyway, magandang usapan yung age limit na yan. Unang-una mga kabaro, walang kinalaman ang money agency sa mga patakarang age limit. Ang mga money agency, sinusunod lang yung mga patakarang na binigay ng mga ship owner. Kaya kung meron man nagpapatupad ng age limit, ay dahil sa sumusunod lang yung money agency. Pero naiiwasan yung age limit na yan kung kayo ay tumigil kayo sa isang kumpanya, hindi yung patalon-talon, palipat-lipat. Dahil may mga principal naman siya, considerate. In the sense na pabayaan mo kahit na 65 years old na siya, basta healthy, pumapasa sa mga medical, tanggap pa. Pero siguro hanggang 68 lang yung naranasan ko dito sa amin, 68 talagang hindi na nila tinanggap. Pero
kung tumagal ka sa kumpanya, asahan mo, ay bibigyan kanila ng konsiderasyon. Huwag lang yung patalon-talon, kasi patalon-talon, lagi kang nag-uumpisa eh. Hindi mo pa na-establish yung loyalty mo, yung abilidad mo. Kaya siguro ganun na lang ang pamantayan na sundin ng ating mga kabaro. Salamat. Yun ang susunod. Ayaw yata mas, ano, mabubuking pati yung age. Sino ba susunod? Captain? Sige, ako na. Para dahil ano na rin ako eh. PWD person with discount. So, yung sa akin kasing pananaw, kasi last time nung nasa, kung natatandaan ni Paring Nelson, nung nandun kami sa Senado, na tinanong, may nagtanong na isang kapitan dyan eh, na regarding, nagre-reklamo doon sa panel, kay Senator po. Eh, it so happened na na-identify niya ako na sa Manning. Ako tinanong ni Senator po na, ikaw ba? Sabi niya, sa Manning agency mo, hindi ka tatumatanggap na meron ka age limit. Sabi ko, actually, wala po kami. Kung gusto po ni Kapitan, pumunta po siya sa kumpanya ko, bibigyan ko siya kahit tatlong application form eh. So, tinanggap ko siya. Pero, yung application form, subject pa rin yun sa ano, sa approval ng may-ari ng barko. Kasi sa kanila, baka sa... So, ang tanong ko nga, kung hindi sila tinanggap ng owners, kami ba ang dapat parusahan o yung owners? Kaya ba nating parusahan yung owners? Meron ba tayong jurisdiction o kaya ba natin siyang ipa-blacklisted sa POEA at tayo rin na magsasuffer? At saka isang katanungan ko ron, yung the captain was 58 years old. Ang tanong ko lang sa kanya, so, hindi ko tinanong doon during the... Pero ngayon, tatanungin ko siya, what happened to you at 58? Bakit nag-a-apply ka pa sa ibang kumpanya? Ngayon, sino ba ang inirereklamo mo dito? Yung kumpanya mo na nag-alis sa'yo dahil 58 years old ka na? O yung kumpanya na ina-applyan mo dahil nga meron silang patakaran yung ship owners na 58 years old, hindi na nila tinatanggap? Ngayon, ang dito sa amin, dito sa experience ko, I have a lot of people here, mga tao ko ngayon lang, 66 na yung isa, at gusto pang humihirit pa na kahit isa, dalawang sakay na lang para nga makumpleto niya rin yung daw yung, ewan ko, anong ginagawa niya sa probinsya nila. So, pinapayagan namin yung ganun. Basta, ang usapan lang, sabi ko nga doon sa dalawa, pumunta kayo sa medical at pagka kayo clear, wala kayong, ako lalaban sa Greece, paglalaban ko kayo na ibabalik ko kayo sa barko. Pero, pagka may sakit, yun lang. Pero yung age, pagka maghusay ka talaga, at tulad nga ng sinabi ni Sir Tony, depende sa performance mo yan, pagka, at saka ni partner Bart, na yung sa age, hindi rin inaano yan, basta maayos ka magtrabaho. As it so happened na that guy was together with me, 38 years na rin sa company, so why to throw him out? So sige, sabi ko, sakay ka uli. Pinakiusap ko sa Greece. At ganoon. So, yun nga, dapat malinaw dito yung sinasabing age limit eh. Sino ba ang inireklamo dito sa issue ng age limit? Yung bang kumpanya niya na pinaglingkuran niya ng matagal tapos pagdating niya ng 58, tinanggal siya? O yung pinag-a-applyan niyang panibagong kumpanya na ayaw siyang tanggapin dahil 58 years old na siya? Yun ang gusto ko lang maintindihan doon kung alin doon ang gusto niyang ireklamo. Or both gusto niyang ireklamo. Yun lang. Yes, Ms. Ariana, no? Alam niyo, partners, hindi natin mapipigil ang takbo ng panahon. Kahit anong industriya, meron tinatawag na retirement stage or retirement age. Tingnan natin sa armed forces example. It's either you reach the age of 56 or 30 years of service. Kahit napakagaling mo because of your experience for the last 30 years, it's time to retire. So kahit anong industry, palagay ko, merong policy dahil hindi natin solo yung trabaho. Merong mga kabataan na susunod at magmamana ng ating trabaho. Kaya kailangan alam natin na bago dumating sa retirement age, whatever is that age, 50, 40, 55, 60 or 65, handa tayo kahit anong oras. So
Ang issue dito, I think, is that naghahanap ng rasyonale yung mga inabot ng retirement age, ng age limit ng mga company na hindi nakapaghanda. So parang nakapaghinayang na sa hinaba-haba ng panahon at dumating ang finish line, hindi ready. So I think aral ito, this is hard lesson to our young seafarers to be prepared na ang pagbabarko walang forever. Yan ang masasabi ko dyan. At ako naman naniniwala na wala sa edad kundi sa abilidad. Kaya lang may mga katotohanan sa buhay, may reality. Like for example, ang isang bosen. Would you believe na ang 60 years old na bosen kahit anong galing niya dahil sa experience niya will be productive and strong and agile in his job? May limitation na because of the age. Sa kapitan, chief engineer, maniniwala ako at age of 60 kayang-kaya dahil sa experience, sa wisdom na kanyang na-develop through the years, dahil hindi masyadong physical kundi more on leadership, management, pwede. Kaya lang, depende yan sa policy ng employer. Huwag nating sisihin ang policy ng mga kumpanya. Huwag nating sisihin ang policy ng mga employers. I think we just have to be prepared for retirement age. So, yun ang opinion ko rito. Papa? Yeah, kung kayo'y palagi sa Luneta noon, yung iba sinasabi nila na kaya naman yan na nagkaroon ng age limit dahil sa mga PMMAR na nakaupo sa opisina. Sabi ko, ang layo naman ang ano, ang layo naman ang pinagbintangan ninyo kung bakit nagkaroon ng age limit. Pero malaala ko rin yung sinabi ni Chief Engineer Gascon na may mga marino na nagsasabi na kaya daw sila sumasakay ng barko kahit matanda na dahil hinahanap ng katawan nila. Hinahanap ng katawan. Yung pagsakay ng barko, sabi ko, oy, hindi yan sa hinahanap ng katawan nyo. Sumasakay kayo ng barko sapagkat ang barko ay kakambal ng bulsa nyo. Pag ang bulsa nyo ay wala nang laman, talagang sasakay kayo ulit. Kasi pag sumakay kayo ng barko, may kakainin pamilya nyo. May kakainin pamilya nyo. Kung hindi, wala. Dahil wala kang naipon. No? Now, ito rin ang isang sinabi ni Gascon. Yung tungkol sa patalon-talon. Meron kaming isang consultation sa mga marino tungkol nga dito sa age limit. Ang sabi ng isang marino, matigas talaga siya. Bakit? It is my academic freedom na to exercise kung saan ako pupunta. Bakit ako pipigilan na pupunta sa ibang kumpanya? Karapatan ko yan. Sabi ko, tama ka. Karapatan mo na maghanap ng kumpanya, paikot-ikot ka. Pero, pare, tandaan mo, dito sa mundong ibabaw, hindi lang ikaw ang may karapatan. May karapatan din ang may-ari na mamili. Kaya, sabi mo sa may-ari, karapatan ko, palipat-lipat ako. Sabi naman ng may-ari, karapatan ko na hindi ka tanggapin. Kasi marami ako mga tao dito na luyat sa akin, alam nga namang sisibakin ko to at ikaw ang ipelit ko. Ha? Imposible. Aha, imposible naman. Pero isa rin sa dahilan, no, nitong age limit, kung marami, no, abundant ang supply, eh, siyempre, maghanap sila ng bata-bata na magaling. Diba? Pero nangyari noong 2006 to 2007 na ang ganda ng sakayan. Nung maganda ang sakayan, yung iba
tinitingnan nila sa mga files nila, yung mga nag-retire na nilang marino, ipagtawag, sir, patay na po. Patay na. Yung iba, pwede ba? May Chief Engineer Gasco, may tao ka na pinadala mo na si 70 years old. Ayaw nila, ayaw ng principal sana. Sabi mo, ayaw mo, walang Chief Engineer yung barko mo. Napinitan yung may-ari kasi kalakasan na sa kayon. Pero sa panahon na patas pa, may magkukunan pa sila. Now, may magkukunan pa sila, talaga mamimili sila na mas bata. Now, ngayong panahon na to, hindi na natin pwede sabihin yan. Kunin mo ako kahit matanda ako. O sabihin nila, doon sa Vietnam, doon sa Myanmar, doon sa Indonesia ngayon, may magkukuha na kami na mas bata, magaling pa. Mas mura pa. Yun ang isasagot sa inyo. Kasi naranasan nga ng mga ship owner yung nahirapan talaga sila na maghanap ng opisyal kasi normally, dito lang sa Pilipinas ang tinatakbuhan nila. Kaya dahil sa problemang yun, nag-develop, naghanap sila ng ibang mga ng ibang lugar na doon may makukuha sila ng mga marino kung sakaling wala na silang makuha dito sa Pilipinas. Kaya yan ang isa sa mga dahilan, no? Pero normally, ang dahilan talaga bakit hindi na kumukuha ang mga ship owner ng may edad na dahil unang-una, mas mataas ang premium ng may edad. Mas mataas ang premium. Binabayaran nila, mas mataas. Pangalawa, mas madaling magkasakit ang mga may edad. Pangatlo, performance level niya iba kaysa mas bata. No? Performance level. At ito talagang pinakamasakit sa lahat kung bakit maraming umaayaw ng mga ship owners. Kasi pinagbabasihan ko yan, pinag-aaralan ko yan eh. Sa mga kaso na nandyan sa NCMB, karamihan sa nagsasampa ng kaso, yung mga matatanda na, mag-edad na 58 o 59, ngayon magsampa ng kaso. At alam mo anong kaso isinampa? Ha? Psoriasis. Psoriasis of the skin sa tagal mong pagbarko. Pagkatapos ngayon, psoriasis, tapos humihingi ng total disability. Total disability. O ngayon, may dalawa akong kaso na hindi pa namin nag-deliberation pa lang kami kahapon. No? Nag-deliberation pa lang kami kahapon. O paano itong kaso na to? Ha? Sinabi ko sinabi niya, ito klaro naman is it? Kasi may testigo. Sabi ko, tingnan mo na. Umpisahan natin. Dumating siya dito sa Pilipinas. Ha? Dumating siya dito sa pinauwi siya ng barko. Umpisahan natin yung pinauwi siya ng barko. Sabi niya, pinauwi ng barko yan kasi may sakit. Hindi niya magalaw yung paa niya. Tingnan mo na. Kaya kung pinauwi sa barko, nakalagay dito dahil hindi niya magalaw yung paa niya. Okay? Wala sinabing iba. Hindi niya magalaw yung paa niya. Dumating siya dito sa Pilipinas. Nadinala siya sa hospital. Tiningnan, in-examine siya. Hindi siya nidisgust siya, pero may sakit siya na osteoporosis. Now, ano yung osteoporosis? Arthritis yan, arthritis, no? Arthritis. Pangalawang examination, hanggang sa panglima, osteoarthritis. Ang buto na nabalay dahil napilay siya. Pero mayroon sakit pare na napilay daw siya, nahulog sa sagdanan. Ang pumirma, isang ibig. Sabi ko, huwag niyo akong paandaran ng mga ganyang, ng mga ganyang style. May style na yan, buto na yan. Kapag siya ka sa barko, nasa logbook yan. Wala siya maipakita yung logbook, kundi yung papel na pinirmahan ng EBA at saka ng OS na hindi man lang ng kapitan inirin letterhead ng barko. Gawa-gawa yan. Alam natin na gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang. Okay.
muna. Time out muna. Mag-ano muna tayo sa ating mga, mag-greet muna tayo sa ating mga viewers. Hi, Riza Lavra. Sabi niya, nasa abilidad yan. Wala sa edad kasi mag-50 na sa ang hobby ko. Sabi naman ni Jekar Sulia, kung maaga pa lang ay marunong nang mag-ipon, di na kailangan niyang age limit na yan. Bata ka pa lang, pwede na mag-retiro at mag-negosyo. Sabi ni Hernan Carson, good afternoon everyone. Have a blessed Tuesday. And then sabi Brian Suyao, depende din yan sa principal. Respetuhin natin na lang natin ang patakaran nila. Sabi ni Renmar Alcantara, my husband is 51 years old and yet he's still a good baker for MCL. So, ano, at ang sabi ni Junjun Salarda, marami kasing binubuhay ang mga marino. Example, kahit mga apo nila, sinasagot pa ang pag-aaral na dapat yung anak nila ang dapat gumawa. Parang hugot si sir, ha? Okay, continue. Parang hugot dahil... Sinasabi ko, ganoon nga ang nangyayari, no? Mga kaso, dumadami ang mga kaso ng mga may edad. Yan ang kikita ko. At palagi sinasabi na nahulog, nadapa, nabalian, ganoon. Normally, ganoon ang mga kaso. Pero alam ko na ginagawa nilang pang-retirement yung pagsampa ng kaso laban sa kanilang principal. At diyan nasisira ang ating na mga marinong Pilipino. Na yung mga matatandang marino, maraming sinasampang kaso. Alam ng may-ari ng barko na talagang iniimbento ng ngayon with the help of the what we called ambulance chasers, yung mga abogadong yan. Now, itong isang kaso naman namin. O, pero papaano ito? Sabi niya, ito naman isa. Kasi dalawang kaso yung pinag-usapan namin. Itong isa. Klaro ito. Na-disgrasya talaga. Correct. Kako, ano nangyari? Na-disgrasya siya. Pinauwi siya. Pina-hospital siya. Magmula noong May, ito ang examination. Ito examination. Examination niya. Noong September, pinabuhat siya. Nang 70 kilos. 70 kilos, 70 pounds, pinabuhat siya. Okay naman. Nakakabuhat naman siya ng 70 pounds. December, pinabuhat siya, 85 pounds. Nabuhat niya. So, dineclare siya. Dineclare siya ng fit to work. Kasi, kaya niya na magbuhat ng 85 pounds eh. Ngayon, ayaw niyang tanggapin. Ayaw niyang tanggapin na fit to work na siya. Ha? Ayaw niyang tanggapin na bibigyan siya ulit ng trabaho. Ang gusto niya, mag-total disability talaga siya kasi gusto niya yung 6 million na makukuha niya. O yan. Ngayon, sabi ko sa kanila, Now, sabihin mo, entitled siya sa total disability, fit to work siya. Yan ang sabi ng doktor. Fit to work ka. Inoferan ka ulit ng trabaho. Pero ayaw mo dahil gusto mo na mabigyan ka ng 6 million total disability. Ako ang nasira sa dangal nating mga Pilipino. Ngayon, yung kasama kong dalawa na arbitrator, napaliwanagan ko sila. Sabi ko, no, hindi po pwede yan. Kayo mga abogado kayo. Pero ako, alam ko ang nangyayari sa industriya. Nakamute ka, Arian. Torres, ano yung masasabi nyo tungkol sa ano bilang ano part ng money agency? Kayo din po, Chief Gascon. Ano po yung masasabi ninyo dito? Mauna na ako, sir. Well, katulad dito sa amin, ha, mayroon akong kapitan na mga pagdating nila ng 62, 63, 64. Of course, hindi na sila kamukha ng bagong Ferrari na binili mo. Nasige pa rin ang takbo na mabilis. Pagdating ng certain age, medyo bumabagal na rin sila. Kaso, normally na nakikita ko mga comments na evaluation comments na pinadadala sa akin dito pagdating sa ganong age. Medyo bumagal na raw sa pagtatrabaho, yung hindi na siya nakaano sa maintenance,
hindi niya na nakikita yung sa barko na maintenance. Of course, out of all those years na 36 years, 35 years on board, medyo talagang nagkakaroon na ng lapses. So, ang sabi ko na lang doon sa chief engineer, as a superintendent, let me talk to him heart to heart. Kung gusto niya pang magbarko, kakausapin ko siya ng heart to heart. Pero hindi natin pwedeng itapon yung kanyang 36 years sa kumpanya. And it's impossible na after 36 years, doon pa lang natin nakita na useless pala siya. Hindi naman ako papayag noon. Kaya at least na ipapabalik ko. Pero talaga, yung issue dito na age limit sa isang kumpanya, depende yan doon sa iyong performance. Kung ex-crew ka. Pero kung hindi ka ex-crew, bago ka lang mag-a-apply at ikaw eh 58, 60 years old, syempre, may reservation na kami dyan. Kasi malaki ng risk ang aanuhin namin dyan eh, na although may kasabihan nga tayo doon na mga sa wine na habang tumatagal nagiging vintage wine, sumasarap, hindi ganoon ang performance sa barko. Sa barko habang tumatagal, nababawasan ang inyong ano mo, yung performance mo dahil nga siyempre ano ka na eh, kumbaga may dumarating na yung wear and tear mo eh. Hindi mo na talaga ano na nandoon ka na lang because siguro fashion mo nga, yung iba sabi niya fashion ko na lang talaga 'to eh. Meron na akong ikabubuhay sa lupa eh. Pero why you're still here? Yan ang malaking question ang sinabi ni Katoni na imposible yun na maging ano ka, yung inahanap na lang ng katawan mo. Pagka medyo nasa ganitong edad, inahanap na ng katawan natin, magpahinga na muna tayo doon sa hirap. Yan ang totoo doon. Kaya hindi ko maintindihan na talaga kasi sa mga kasama ko sa panel at saka sa'yo, Arian, ano ba yung nireklamo sa age limit? Yung bang kumpanya na nagtanggal sa kanya dahil matanda na siya, dahil 58 years old na siya, o yung kumpanyang ina-apply niya dahil 58 years old na siya? Yan ang gusto kong matalagang malaman. Yan lang. Chief? Ang age limit, magandang usapan ito, pero wala na talagang lugar, wala nang puwang yung mga patalon-talon ng kumpanya. Bibigay ko sa inyo ang mga experience ko sa Manning. Mayroon akong kapitan. Nag-service siya ng 20 anyos sa principal ko. Ngayon, 68 siya, pinasakay pa rin siya dahil mabait, mahusay. Pero yung reflexes niya, wala na. Hindi na gaya nung 50 years old siya. 68. Ano ha? So, sabi sa akin ng principal ko, Tony, I think we have to let him stop sailing. He cannot help furthermore, sabi niya. So, sige, kinausap po siya, Kap, huling sakay mo na ito. Ay, pagbibigyan ka na lang, 68 ka na eh. Kapitan, apat na buwan ng kontrata. Nung natapos ang kontrata, umuwi, sus Diyos mio. Napakalungkot naman na makatanggap ako ng tawag sa pamilya, namatay. Ay! Namatay. Bakit po? Siyempre, yung inatake siya, inatake. Sa akin, minsan, salbahe akong magsalita o malimit akong salbahe magsalita. sa akin lang, sabi ko, di pa inabutan sa barko. Ay! Para may matanggap man lang ang pamilya. Ako, prangka akong nagsasalita ng ganon. Inabutan siya sa bahay niya, tapos na yung kontrata niya. Walang makukuha ang tao. Diba? Salbahing pananalita, pero tingnan natin sa isang banda, makikinabang yung pamilya. Total high blood eh. Hindi mo alam kung kailan kaabutan, saan kaabutan. Another example, kasi meron kaming tinatawag nilang kadetship program. Pinaghalo ang Pilipino at saka Chinese. Alam mo ang sabi ng Chinese, Mr. Gascon, when I become second mate and I save $15,000 to $20,000 bullshit seafarers, I will live sea life. Siyempre mga inchik, sabi nga, negosyante yan eh. Piso-piso lang kikitain sa maliliit na bagay, basta marami. Okay na yan eh.
sa kanya, pag may $20,000 siya, isang million, malaking pera, mapag-umpisa na nila sa negosyo. So, hindi na bumalik. Kaya sabi ng principal, walang kwintang kaditi ang incheck. Iwan lang ka. Hindi sila nagtatagal. Totoo yan. So, hindi sila magtatagal. Makalisensya lang ng second mate, magamit ng second mate niya, pinaaral mo siya, sinustintuan mo yung training niya. Nung nakaipon, wala na. Umpisa na naman tayo ulit sa kaditi na naman. Hindi gaya ng Pilipino, hanggang magkapitan siya. Pero yun na nga ang problema. Aabutan din siya ng age limit. Yun pa rin yung problema ng Pilipino. Yung Chinese, wala na siyang age limit dahil kumikita na siya sa lupa. So, paalaala lang natin. Sinabi ni Captain Sabay, napakaliwanag. Kahit na pagagaling mo militar, kung pagdating mo sa 56, whether you like it or not, go. Go. Mabuti kung panahon ni Presidente Duterte, oh, tatlong estrella ka, apat na estrella, may kalalagyan ka, bibigyan ka niyang trabaho. Pero tayo walang estrella eh. Ha? Yung COC natin, kapitan, hindi pa tinatanggap ng civil service ng eligibility mo. Dahil sa COC yung atin. Oh, ang pag-asa na lang natin, magturo, upo sa kumpanya. Yun na lang, wala nang iba. Kung wala kang negosyo, dito ka babagsak sa money at saka training. Kaya paghandaan ninyo lahat yun, mga kabaro. Thank you. Pre, bago ang lahat, no? Malaala mo, halos magkasabay tayo na sumampa ni Captain Flores. Captain Flores, 24, ako early than that. Eh, kung araw, di ba may kasama tayo na mesman? Ako may kasama akong mesman. Ang edad sa Sinta. Tapos pinagmayabang po niya sa barko. I am a former employee of Funeraria Paz. Man, sa Sinta Andros, dating employee ng Funeraria Paz, pinagmayabang po niya. Nag-retire sa Funeraria Paz sa kasaring barko, nag-mesman. Pero, ito pre, ginagawa ko paulit-ulit ko pinopost, no, at meron ngang iba, meron ngang isa lang naman ang nagalit na ulit-ulit. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi. Paulit-ulit kong sinasabi para wala nang marino na magretiro na pulubi. Bata pa lang retiro kasi kung gagawin mo yung sinasabi ko sa iyo ngayon, at the age of 45, matanda na yan para magretiro ka. 40 nga, pwede ka na magretiro. Pwede ka na magretiro. Subukan mo lang. Halimbawa, nasa Mindanao ka. Bumili ka ng lupa. Magkano lang ang lupa? 100,000, 150,000 per hectare. 5 hectarya. Develop it the way that I develop my farm. Kaya ako, may kakayahan ako magsabi ng ganyan kasi sa experience ko, karanasan ko yan, nagawa ko. Kung nagawa ko, kaya rin ninyong gawin. Pero kung ayaw ninyong gawin, ang ibig sabihin yan, ay gusto mo talaga maging pulubi. Gusto mo talaga maging pulubi kapag retiro mo. Gusto mo talagang kahit na matanda ka, ugod-ugod ka. Kaya nga, palagi ko rin pinupost yung video ni na Kulayko, Francisco Kulayko at Arman Benko. Lahat ng financial strategy, ano ang maengkwentro ninyo kung magnegosyo kayo, mag-aral muna kayo ng basic na ganyan bago kayo papasok sa isang negosyo. Ay ang problema, karamihan sa ating mga marino, ang gusto nila one time, big deal. One time, big time. Ayun, katulad ng mga pumasok sa Kapa, sa M-Goldex, sa Aman Future, nayari. Yeah. Eh, tapos, nagalit pa sa akin. Sabi ko nga sa kanila, when it is too good to be true, it is not true. Paniwala kayo sa akin. Ilan yeah. Ilan sinasabi ko sa inyo na
Huwag kayong maniwala dyan. Huwag kayong maniwala. Captain Sam. Pag-aralan niyo muna. Partner, ikaw naman mukhang giniginlaw ka lang eh. Cap, tahimik ka dyan. Di ba, paano ba yung transition ngayon? Yung mga takot na, ano, sa kasi naabutan na sila, malapit na sila mag, ano, sa age limit. Paano ba ang transition dyan, Cap? Kamilot sa Captain Sabay. Nag-mute si Captain Sabay. Yep, oo. Medyo malabo yung signal, ano? Choppy ang dating dito sa akin. Pero yung pinag-uusapan, ang huli ko na pick up yung transition ng retirement o age limit. Ito, ano? This is a perennial problem. Sabi ko nga kanina, mukhang may forever ang age limit issues. So, hanggat hindi binibigyan ng long-term solution kung paano ma-address ito, this will continue to happen. So, ang nasa isip ko, suggestion ko, magpapasa na rin lang ng Magna Carta for Seafarers at align ito sa MLC 2006, which of course is addressing the welfare of our seafarers, not only our seafarers but the global seafarers, yung MLC. Bakit hindi isama sa provision ngayon na lahat ng kontrata ng seafarer magkaroon ng CBA? At ang CBA nakapaloob na hanggat may CBA ka, mayroong contribution both sa seafarers and the ship owners in preparation for the retirement. Kagaya ng nangyayari ngayon sa TCC CBA with Amusok. So ang mga nagre-retire na seafarers after so many years of services na kanilang kumpanya kahit palipat-lipat hanggat sa membro ng TCC at may CBA, meron silang aasahan at the time na mag-retire sila. So palagay ko this can be a long-term solution kung makukonsider doon sa ating Magna Carta for seafarers. Yan ang nakikita kong posibleng solution para matulungan natin ang ating mga marino na hindi natin mapipigilan, tatanda at tatanda rin. So yan yung sa akin ngayon. Tatanda at tatanda rin. Bago tayo continue, galing sa ating viewers, basahin muna natin. Shout out kay Ryan Redillas. Hi Ryan, thank you for watching. Galing kay Tabs Legaspi, tama nga po yung age limit para matuto tayo mag-ipon, mga kabaro, para pag senior na, relax-relax na lang kasama mga apo. Sabi naman ni Simon Marasigan, good afternoon po mga sir and madam. Good afternoon, sir. And watching from Davao del Sur, maayong adlaw ni mo, maayong hapon ni mo, Riza. And watching from Cartagena, Colombia. Hello, tinig ng Marino. Hola, Ernie Okay Jr. Hola. Sabi naman ni Ricky Boy Olbe, sana magkaroon, magkapagbarko ang mga first-timer. Katulad ko, nag-apply bilang laundry attendant. Wala pang agency. Baka may marekomenda po kayo. Sabi ni Cyrus Carbon, inaabangan ko po lagi kayo tuwing Martes. Salamat sa programa nyo. Sabi ni Edilberto Montina, sa Pinas lang ang may age limit. Sabi naman ni Lawrence Francia, imposing an age limit by manning agency or employers is against the law, but it is the discretion of the employer or ship owners to accept or accept applicants na medyo may edad na. Manning agency should not deny or prevent any person who wants to apply. Pwede naman sabihin sa applicant na sige sir, subukan natin for approval, then balikan mo na lang after a day na may kinonsider na iba or any other reason na hindi na ma-offend dahil sa edad. Actually, totoo naman yun. Hindi naman po kasi sinabi nga po ni Captain Flores nila Chief Gascon na hindi yung manning agency ang nag-i-impose, walang ini-impose na ano sa age limit. Sabi naman ni Ralph Ralius, tama yan, mandatory ang retirement, mga seaman. Yes, totoo. Lahat naman po magre-retire kahit hindi naman seafarer. Okay, game, mga sir. Actually, no, Arian, dito sa Greece, yung mga kapitan namin, mga Greeks, most of them are over 65 years old. Pwede pa rin. Kasi alam mo naman sa kanila eh. Pwede pa rin as long as you can perform.
Kaya yung age limit, ah, tumagal itong mga kapitan namin because they were born here and they will retire here. Kaya hindi mo sila pwede basta-bastang itatapon. Katulad din ng mga ibang kapitan na chief engineer ko rito who was with me when I was still sailing. Until now, they are here. So, mga PWD na nga kami, mga person with discount na kami, hindi namin sila tinatapon. Pero, ang siyempre, bawat kumpanya nga, meron doon kahit doon sa manual nila eh. Dahil sa quality manual, nakalagay doon kung yung age na kailangan sa isang kapitan, sa AB, sa mga newcomers. Yun ang standard nila na nakalagay doon sa quality system nila eh. Yun lang po. Chief? Chief? Hello, Chief? Napagagandang topic ito. No? Napagagandang topic. Nung 2 weeks ago, kasama natin si Captain Morales. Guest natin siya. Yung magandang usapan yun, preparasyon para sa retirement. Kaya lahat ng ikakabuti ng kabaro natin, nadidiscuss natin dito eh. Nadidiscuss lahat. Paano magprepara para sa retirement age natin? Kailan ba tayo magre-retire? Tanungin natin sarili natin, kailan tayo titigil magbarko? Para hindi man lang tayo mapahiya na nasa age limit, nandun pa rin nag-a-apply. Dahil wala kang pinirmihan na kumpanya. Kung may pinirmahan kang pirmi mong kumpanya, parang sitting pretty ka, tatawagin ka na lang, tatawagin. Hindi yung nakapila ka doon, parang nagsusumamo, nagantay ng bakante. Kung nasa isang kumpanya ka na, tatawagin ka na lang. Expect na walang age limit na 50 years o anyos. Mahigit pa yan, bibigyan ka nila ng pagkakataon. Because of your loyalty, yung nakapag-create ka na ng magandang imahe sa kanila. Kaya siguro gawin din natin yon kung medyo late kayong nag-iipon, siguro gawin yung ganun, mag-stay din na lang sa isang kumpanya. Sa mga baguhan, napakagandang topic ito, mapaghandaan na ninyo yung kinabukasan. Hanggat maaga, siyempre, gusto mong mapiling ang pamilya mo, maantabayanan yung mga bata, baka mamaya kung ano-anong pinaggagawa ng mga bata, mawawala sa tamang landas, kasama lahat yun sa pagplano sa maagang pagretiro. So, yun. Tsaka ano po siguro, dapat tandaan din ng ating mga marino na they have to keep themselves competitive. Di ba po yung kailangan din nila magkaroon ng kung ano yung kailangan na upgrade. Kumbaga kung lahat ina-upgrade kasi kahit naman mga cellphone, mga gadgets natin, ina-upgrade natin. Siguro dapat yung yung ating skills ay dapat ma-upgrade din. Sabi ni Jason Oxales, good afternoon po. Unfair naman po na merong age limit. Hanggat pasado ka pa rin sa medical exam in short fit for shipboard duty, dapat napasakayin pa rin. Sayang no experience ng mga seniors natin. Alalahanin po natin na ang alak ay mas sumasarap habang pinapantanda. Actually, Jason, sinabi na nga po, wala pong age limit. Pero choice pa rin ng ship owner or ng ship owner kung na sila yung employer kung sino yung tatanggapin nila. Wala pong age limit. Meron pa po ba kayo gusto? Pabati kay Chief Engineer Gascon, watching from SSM Boys, Balonski Cruise. Thank you, mga SSM Boys. Ito sinasabi ni Chief Engineer Gascon. Chief, ito yung sinasabi mo na hinahanap-hanap ng katawan. Chief, sa totoo lang, sa mga edad natin ito, ang hinahanap-hanap natin, yung makalaro natin yung ating mga apo. Yan talaga. Nakikita ko si Captain Flores, mayabang na mayabang siya, pagkakarga-karga niya yung apo niya, pinapakita niya eh, na kasama niya yung mga apo niya. Oh, hinahanap yan, ang hinahanap-hanap. Eh,
magpitong buwan na na hindi ko halos nakikita yung mga apo ko. Normally, yung dalawang pinakabata ko apo, araw-araw sa weekdays, nandito. Ngayon, hindi na mapunta. So, yun ang hanap-hanap natin sa katawan natin. Hindi yung ano. And then, yung hindi katulad ng Allah na sinasabi truly aged, fully great, ay hindi totoo yan sa tao. Kasi, halimbawa, nung kabataan ko, 20 pa lang, kaya ko sumipa na halos vertical, kaya ko mag-split. Pare, Mark, sa edad na sa sinta, sumasama pa ang loob ko, kung, sa sinta na yun, ha? Pag na-overdrive ako, ng mga bata na kasama ko, ng edad nila, 35, pag na-overdrive ako, masama pa ang loob ko. Pero ngayon, sa edad na 70, talagang, accepted na. Tinatanggap ko na na hindi ko na sila kaya. Malayo na. Noon, iniiwanan ko sila 20-30 kayards. Ngayon, iniiwanan nila ng 20-30 kayards. Tanggap ko na, hindi na talaga pareha. Madaliya. Yes. Tanggapin na, hindi talaga. Iba na talaga. Sir, curious lang kasi sinabi nga ni Papa nasa 70 na siya na ano ba yung since napapag-usapan natin sa pagbabarko, ano ba yung mga nami-miss ninyo na hinahanap-hanap ng katawan ninyo sa pagbabarko ngayong matagal na kayo? Na-curious na lang. Ang hinahanap ko, Arian, yung pagalitan ko yung mga crew joke. Hinahanap mo rin yung mga sitwasyon na maalon. Nami-miss mo yung daily in and outs mo sa pagtatrabaho na hindi mo na ngayon nagagawa dito sa opisina. Like for example, nagkakatok ng kalawang sa araw. Ang aking ugali noon eh, pag alas 8, pagka-take and breakfast, iikot ako para makita ko lang whether yung chief officer ko pinapagawa niya yung inutos ko sa kanya. Pero hindi ako nagpapagalit ng tao na nagtatrabaho. Yari, nakita ko, mabagal magtrabaho. Ang tatawagin ko, yung chief mate, para pagalitan niya yung bose niya dahil yung tao ng pinagtatrabaho hindi nagtatrabaho. So parang chinap ko. Yun na namimiss ko dito sa kasi sa opisina ngayon, puro babae yung kasama ko. Pag napagalitan mo, iiyak lang, talo ka na eh. Wala ka ng Cap, kayo Cap, anong pinaka namimiss nyo? Hinahanap-hanap ng katawan nyo sa pagbabarko? Hello Cap, nakamute po kayo. Partner, nakamute ka. Captain Sabay, nakamute kayo. Captain Sabay, Cap. Nakamute Captain Sabay. Mukhang mahina yes, yung ano ba pero sa hinahanap-hanap ng katawan na? Oo, alam niyo. mahirap umamin kung ano talaga hinahanap-hanap ng katawan natin. Pero sa edad na 'to, aaminin natin. Agree ako kanina sa sinasabi ni Paring Nelson na tatanggapin natin ang katotohanan na dumarating ang edad na hindi natin kaya ang dati nating ginagawa 10 or 20 years ago. Kaya dapat kinagahandaan talaga. Ako, pinipilit kong mapabagal ang pag-edad. Nag-wall climbing ako, nag-driving, nag-golf, at nag-jogging. Tuloy-tuloy. Pero babagal lang ang paghina ng katawan. Pero ang pagtanda, 24/7 tuloy-tuloy. 24 hours a day, nababawasan ang ating kabataan at nadadagdagan ang ating katandaan. So, katotohanan yan. Whether we like it or not, tanggapin natin ang katotohanan na mayroong age limit. May limit lahat ng kakayanan. So, yan ang masasabi ko dyan. O, kung iisipin nyo nga po, Kap, tama kayo eh. Sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagbabarko, may age limit naman talaga, di ba? Gaya ng karon. Kahit sa barko may age limit eh, di ba? Pagdating mo na sa tanker, 20 years old ka, medyo pa-scrap ka na noon. Parang mahirap pang
Kahit doon mayroon ding age limit eh, pag ganung edad mo, hindi ka na rin ita-charter. Mayroon na rin i-charter yung barko. Opo. Pero katotohanan, no? Sa lahat ng mga followers ko no, sa Facebook, tinitingnan ko kung saan sila, no? Mas tumitingin. Yung sa farming o sa negosyo, mas marami ang sumusunod sa akin, followers sa akin sa farming. I would say 90% sa kanila ang nagsasabi na ang sarap naman ng buhay kung dyan ako sa lugar mo na yan. Kasi totohanan lang yan, no? Magpakain ka sa fish pond, nakakawala ng stress. Magpakain ka ng manok, nakakawala ng stress. Punta ka sa garden mo, makikita mo na may yung mga tanim mo na may bunga, nakakawala ng stress. I think you should prepare for that. Napaka wala sigurong iwan ko kung sinong aayaw sa ganyan. Tapos kung gusto mong pag-golf ka, eh gawin mo rin ginawa ko sa lugar ko. Meron din akong putting range doon. Meron din akong putting range, chipping range. O di ayos. Tapos yung kompradayer ko, doon ako na mapahinga. Nakikinig ako sa music. Mga music, Frank Sinatra, Tony Bennett, Ella Fitzgerald, yung mga classical music. Oh, lusot-lusot yung hangin. Hindi ba yan? Hindi ba yan ang dapat na gagawin natin kapag nag-edad na tayo na sa sinta pataas? Yan, okay, 50 eh. 50 pwede, nakukayang-kayang gawin yan sa lahat ng mga marino. Depende lang yan sa iyo. Hindi ko na inabot si Frank Sinatra, partner. Si Justin Bieber na ako. Naman, Backstreet Boys naman. Sobrang Justin Bieber. Pare, ang Frank Sinatra kasi, Tony Bennett, Ella Fitzgerald, yung ganyan mga singer, no? Kahit 100 years from now, nandyan pa rin yan. Barbara Streisand, 100 years from now, nandyan pa rin yan mga music na yan. Eh. Hindi pa rin mawala yan. Next question. Anong edad ninyo nung naisip nyo na kailangan ko ng paghandaan ang pagre-retiro ko at ano yung mga hakbang na ginawa ninyo para maayos yung pagre-retiro ninyo? Ayun. Una, ano hakbang? Maganda ka. Right from the very start. I mean, right from the very start, noong panahon na ano ka pa, kadete ka pa lang. Kadete ka, mag-iisip ka na, anong susunod kong gagawin? Sunod kong gagawin, kukuha ko ng examination para umangat yung position ko. Pagdating ko na segundo, ganito na sweldo ko. Anong gagawin ko? Oh, bibili ako na muna ng lupa na ganito. Isusunod ko itong lupa na ganito. Susunod dito. Saka mo na pag-isipan yung bahay. Yung iba kasi, ibang priority. Pagkakuha na, bibigay ng magandang cellphone na magkano yan? 40 mil, 50 mil. Bibili ng stereo maganda. Ang isusunod, bibili ng kotse. Tapos, maghuhulugan ng kondo. Hindi yan investment. Kasi karamihan sa mga marino, yan ang inuuna. Maling-mali po yan, maling-mali yan. Captain Sabay. Captain Sabay na... Nawawala si Cap. Anyway, ako, Arian, sa akin, nung when I was a seafarer, ang aking lang tinarget is I wanted to be a captain before I turned 35. Or otherwise, titigil na ako ng pagmamarino. So, medyo 5 years earlier ko nagawa. No, 7 years. Dahil 27 ako nagmando. Wow! So, na ano ko yun. Pero
Yung ibang pangarap ko nung nandun na ako sa pagiging kapitan ko, then doon ako nangarap. Then I sat down, I list down my priorities at tinignan ko kung saan pang saan ako pwedeng ano. Kaya nung when I turned 34, inalok ako na maging superintendent. And that time, parang yung pagmamarino ko ba eh, there was no more avenue to explore ng pagiging kapitan dahil nga maaga, sa maagang date na ano. So tinanggap ko yung pagiging superintendent na para at least makapa ibang avenue. Then sabi ng boss, upo rin ako sa Manila office. So dalawa yun. Isang nagsusuperintendent ako, nasa Manila ako. Siguro alam ni Sir Tony, mahirap yun. Na nagkakaroon ng conflict of interest. So then I choose the better. So sabi ko, nung pinamili ako ng boss ko, sabi ko sa boss ko, dito na lang ako sa Manila office to be with my family. Pero talagang ang puso ko nasa Marina, sa pagbabargo pa rin noon that time. Pero ngayon, naka-adjust na ako siguro after all those years. Na yung payo ko nga lang sa mga baguhan, yun, set a goal. Set a goal. Mag-goal ka. So sabi mo, at 35, kung kailangan, kung ano maging ako, eto gusto kong maging ako ng 35 ako. Pag di ko nagawa, titigil ako. Pero pag ginawa mo yun, meron kang pondo. Hindi ka naman pwedeng tumigil na wala kang pondo. Kaya nga tama nga yung pagplanuhan mo bago ka huminto, yung hindi ka nababalik uli sa pagbabarko. Yun, mag-ipon ka, bigyan mo ng pondo yung ano mo na yun. Huwag ka na yun ang ilagay mo sa isip mo. Na pag huminto ako, hindi na ako ulit babalik sa pagbabarko. Kasi pag bumalik ako, hindi na ako yung dati na kumbaga, you're on top of the world. Hindi ka na ganon. Kaya masisira lang yung plano mo. So you have to make your, ano, you sit down, list down your priorities, then decide, ano ba talaga gusto kong maging? Pag naging nando ka na doon sa yung posisyon na gusto mo. Ako yun lang naman ang payo ko sa kabataan. Kasi ngayon nagugulat ako, pag tinanong mo yung mga ini-interview mo, o kahit itong mga ano na to, yung mga utility, kasi sumasabay ako sa pagkain dito sa tanghali eh, para makita ko yung how will they grow as an ano, as a seafarer. Isa-isa kasi malapit sila sa akin dahil mostly mga anak na ng mga kasama ko sa barko eh. Kaya sabi ko, ba't tatay mo seaman, ba't gusto mo pang magmarino? Ano gagawin mo? Kunyari, nakasweldo ka ng unang sweldo mo. Sir, tatama si Nelson. Sir, bibili ko ng high-end na cellphone para makapag-communicate ako pag nasa barko. Normally, laging ganun eh. So, pag ganun ang bata, or medyo minsan, sir, pagka nakaipon ako, magninegosyo ko after 2 years, sabi ko, it's not enough. Don't tell me that. It's not enough. You're not ready yet. So, at least doon, nag-groom mo na rin sila sa ganung bagay. Kaya nga, tayo, kami nila Sir Tony, si Bart, si Paring Nelson, na we're just lucky enough na we have made the right decision, di ba, sir? We have made the right decision to stop sailing and dedicate ourselves sa mga para sa marino at number one, yung para sa pamilya. Kaya, kasi natayo ako, siyempre, eh. Mag-isa nagpalaki lahat ng anak ko. Kaya yun ang pinili ko eh, na at early age, tumigil na rin ako ng pagbabarko. Yeah. So, it was not, actually, it's not my choice. It's the choice ng company. Sabi, 6 to 12 months lang daw akong subukan ko mag huminto sa pagbabarko at maging superintendent. Awa ng Diyos, now I'm 25 years dito sa opisina, no, sa ubuan na to. Anyway, yun lang naman. More than half my life, Kap. Actually, nakakatawa kasi this is our second episode actually na diniscuss natin ang age limit. So medyo pabalik-balik tayo. Ngayon habang more than 1 hour na po yung show natin, may nag-comment, tanggalin nyo na ang age limit. Kawawang iba na gusto pang sumakay. Sir, yun nga po yung sinasabi namin. Walang age limit. Pero decision po ng ship owner or ng employer kung papasakayin pa ang isang marino o hindi na. May kilala po ako, hindi siya natanggal dahil sa age limit. Natanggal siya dahil muntik niya mabangga yung barko nila. Pero pag uwi niya, sinisisi pa rin niya yung edad niya kung bakit hindi siya nagkaroon ng, bakit hindi siya for rehire. So siguro medyo self din recognition kung saan po tayo medyo nagkakamali, 'di ba? Chief, ano po yung advice ninyo sa ating mga baguhang marino at na
pasakay pa lang o nagsisimula pa lang sa career nila kung paano nila paghandaan ang inevitable na retirement age? Ang sitwasyon ngayon, iba sa sitwasyon namin noon. Gaya ng sinabi ni Captain Flores, ni Baring Bart, si Baring Nelson, ang inuuna ngayon yung luxury items pang sarili. Nung panahon kasi namin, ang unang naging pangarap ay marating yung kapitan sa kapitan, ako chief engineer. Saka, siyempre, habang step by step, kasi apat na step yun eh, bago mo marating yung taas. Along the way, nandiyan ka pa yung mga kapatid mo, tutulungan mo para makapag-aral din. So, wala kang matitirang ipon talaga. Wala kang may ipon dahil doon. Pero nung tumas ng posisyon, doon ka makakapag-ipon at maisip mo na magkaroon ng pamilya. Yun ang pinaka-crucial, yung pagpipili ng makakasama mo sa, sabi nila, habang buhay. Pero minsan, nasa kalagitnaan pa lang, nagkakahiwalay na. May mga ganun. So, walang Diyos, tuloy-tuloy ng ganun. Makakaipon ka pagka nawalan ka na ng responsibilidad doon sa mga kapatid mo. Doon ka palang makakapag-ipon. So, at an early age of 29, nag-chief engineer ako, tuloy-tuloy. Doon ko na naisip, mag-ipon na ako ngayon kasi wala na akong responsibilidad sa pamilya. Mag-ipon na kami. Ayun. Mag-ipon. Siyempre, pinaghandaan mo anong klase ba ang business o papasukin mo. Nasa sayo kung anong 40 mo. At age of 35 going to 36, ayun, tumigil na nga ako nagbarko. 34 years na ako sa lupa. 34 years. Parang hindi ko naramdaman na nagbarko pala ako. Kalimutan ko na kung ano yung mga pinaggagawa doon sa barko. Right? Ang maalala ko lang, pag duty mo, sa ayaw at gusto mo, magigising ka. Sa ayaw at gusto mo, magtatrabaho ka talaga. Talagang ganun eh. Pero yung mga yon nakaraan na, parang hindi ko na maalala kung ano yung mga detalyado na pinaggagawa ko noon. Ang maalala mo lang, siyempre at that time, kabataan natin, hindi mo maalis, iinom-inom sa mga bar. Yan yung mga naalala mo, hindi yung trabaho mo. yun yung totoong nasa utak natin, mga tumigil ng nagbarko. Kasi para yun ang kasiyahan mo na lang, maalala. Habang sabi ni Paring Nelson, nagpapatugtog siya ng Tony Bennett. Hindi ko rin inabutan yan eh. Justin Bieber ka rin, Chief? Justin Bieber. Mga peregrina yung mga panahon. May dagdag yan. Yung iba mga marino noon, yung sa Santa Cruz, sabi nila, ayan, punong-puno yan. Anong punong-puno? Punong-puno yung kwento. Punong-puno. Puro kwento na lang. Yung nandoon kami sa Brazil, ha? Yung nandoon kami sa Russia noon, yun, puro kwento. Wala na. Yung bulsa, wala. Pero kwento, marami. kwento na lang. Kwento na lang natira. Kwento na lang talaga. Captain Sabay, kayo po, ano naman ang masasabi ninyo? Advice nyo sa ating mga marinong mas bata-bata pa? Ito ang masasabi ko, no? If it may serve as an example, isi-share ko yung experience ko dahil isa ako sa mga grupo ng mga maagang nagretiro sa dagat. Ito, no, ang promise ko sa sarili ko at the age of 35, apat ang stripes ko. Na-achieve yan at the age of 33. Pero sabi ko, okay na ako. At simula nun, puro challenges, isi-share ko, no, at kung paano tayo nakarating dito ngayon. In 1990,
Lumindol yung Baguio earthquake na napakalakas, ang laking damage. Nasa bahay ako noon. Talagang umuuga at nakakanerbiyos. In 1991, pumutok ang pinatubo. Nasa bahay din ako. At talagang at 2 p.m. Katanghalian, total darkness amin. Total darkness. Na takpan ng at fall, umuulan ng buhangin. Na ang ulan, buhangin. At basang buhangin. So, naranasan ko yan. Hanggat sa 4 years later, 1995, taon-taon nagkakalahar. In 1995, bumigay ang dike na nagpo-protect sa aming lugar, yung Gugu Dike. Lumubog ang bahay. Lumubog. 24 hours kami sa bubong ng pamilya at ng mga community. At hindi namin makit yung bubong namin dahil matarik ang pagkakagawa ng bahay. So sa kapitbahay kami nakibubong 24 hours. So overnight, doon ko nakita na napaka-vulnerable ng buhay ng tao. Nasa dagat ka man, nasa lupa ka man, ang disaster at ang pagsubok dumadating. At walang ikinaiba sa bagyo, alon, na nararanasan natin sa dagat. So ganun din pala sa lupa kung mangyayari at mangyayari. After 24 hours kinabukasan, sinisid ko yung mga saging ng kapitbahay sa putikan na naglahar. So malapot na tubig, na kulay chocolate. Sinisid ko yung mga saging ng kapitbahay. Niyakap ko yan at pinutol ko isa-isa. At gumawa ako ng balsa na made of banana trunk. At yung balsa na yan, ang ginamit namin pang sagit ng mga tao dalhin sa dry land. Now, the next challenge is salubong dapat ang paglangoy doon sa lahar, sa agos ng tubig. Dahil kung susunod ka sa tubig, papunta ka sa palalim. So, kailangan pupunta kami sa dry land. Pabalik-balik, criss-cross, current sailing, in-apply ko at nakaraos kami na ilabas ang pamilya. Priority, lima lang ang kaya ng balsa. Baby buna at saka senior citizen, magsasalubong sa gitna, dalaga, binata, pabalik-balik. So, nasagip yung community. That was 1995. We lost everything. Bahay, sasakyan, lubog, 11 feet sa lahar. Yung sunod na taon Kabalantian was actually 28 feet na lumubog. So, maraming ano yun, maraming hugot doon. Now, the solution for myself is to go back to sea para makapagpundar ulit. But I did not. I did not go back to sea. 1995 doon. In 1999, I built the second house. Now, it's in Batangas, Lipa City. Kaya nung tinanong ako, ba't ako lumipat sa Lipa? Sabi ko, maganda dito, mataas at malayo sa lahar sa Pampanga. Dahil ang lahar, pagka bumaba, sa Manila pa lang, matatraffic na yon. Hindi kami aabutin sa Lipa. So yan. Hanggang ngayon. So ibig sabihin, wala sa dagat lahat ng kasagutan. Ang mina na sa lupa, wala sa dagat. So ang challenges is just face your challenges and adversaries head on. Huwag nating sisihin ang mga policy ng kumpanya. Huwag nating sisihin ang sarili natin na tumanda tayo ng inabot na ng retirement na hindi nakapag-ipon. Palagay ko, ang decision is that let's just face our challenges at adversaries head on. We decide for ourselves, we can make it. With God's grace, kaya natin yan. Kaya ang advice ko sa mga bata, ako hindi nakasurvive ng ganon kung hindi ako seaman. Kung hindi ako na-train sa pag-survival. Na-train ang ating karakter sa pagiging seaman. Kaya utang na loob ko rin ang karakter natin sa pagiging seaman. Kaya sa lahat ng ating mga seaman, mga seafarers, meron kayong karakter. And that character is the will to survive. The will to make it. The will to face challenges. Kaya mga bata, handa kayo. Paghandaan nyo. So yan ang ma-share ko na sana siguro makapagbigay inspirasyon o challenge at aral sa ating mga kabataan. So salamat sa pagkakataon at sana ang ating mga seaman, seafarers, maghanda. Yes.
So, yun nga po. Salamat sa mga advice, sir. Ngayon ay magtatapos na naman ang ating show dahil lagpas isang oras na tayo. Akalain ang bilis. Diba? Parang ang kasing bilis ng age limit. So, ngayong Thursday po sa Woman Up, join us. Kasama natin si Erwin Lim na meron tayong musical show na meron din kaming pa-red horse sa ating mga taga Metro Manila. So, join kayo sa Woman Up Bizdak ngayong Thursday, 4 o'clock p.m. May mananalo ng isang box ng Red Horse beer kasi malakas ang sipa. Walang age limit sa Red Horse. Salamat po ulit sa inyong panonood. And next Tuesday, 2 o'clock ulit po ang Kapihang Marinero. See you again. Thank you mga sir. At tandaan, dapat laging handa, hindi lang sa age limit, kundi papaano harapin ang mga challenges sa buhay. See you again next week. Bye. Bye-bye. Good afternoon. Bye-bye. Good afternoon. Bye-bye, everyone.